Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, gagawa ako ng review. This is gonna be a review on the foundation from Maybelline. Ito yung pinakabagong foundation available na dito sa Pinas. This is the Matte Less Poreless Fit Me Foundation. Dito sa likod, nakalagay yung shade niya, which is 120 Classic Ivory. Pinadala to sa akin ni Eve, kaya thank you Eve. Hello, thank you. Hindi ko alam kung shade ko to, kasi nga medyo umitim ako ngayon guys. So feeling ko maputi talaga to sa akin. Tingnan nyo oh. Marami sa inyo yung nagre-request na gawan ko to ng review kasi nga available na siya dito sa Pinas. And marami din yung nagre-rave about this kasi nga okay yung oil control niya. Like me, gusto ko rin yung mga matte foundation. So, naiintriga talaga ako kung okay nga ba talaga to. This retails for 399 pesos if I'm not mistaken sa department stores nung pumunta ako. For the packaging, glass bottle siya guys. Babasagin. Simple lang yung packaging niya. Straight to the point. Foundation na foundation. And then again, wala siyang pump nakasama. Ganyan lang talaga siya. Naglalagay ako ng konti. Oh my goodness. Natatakot akong matapon siya kasi nga wala siyang pump. But wala tong pump. Uy. Hindi pa ba uso yung pump nung na-formulate nila to? Gagamit ako ng damp sponge. Pero kukunin ko muna yung product using my fingers para hindi ma-sip-sip ng sponge yung foundation. Sobrang daling i-blend ng foundation guys. Ilang ganun-ganun lang na blend ko na siya. Yung feeling niya, para siyang liquid to powder na foundation. Hindi siya sticky at all and yung finish niya sobrang matte. Yung 120 guys, actually nung na-blend na siya sa skin, hindi naman pala siya ganun kaputi. Marami pang natitira sa likod na kamay ko, ilalagay ko to sa left side of my face. So, naubos ko na lahat ng products na nilagay ko at the back of my hand and this is how the foundation looks like. In person, ang ganda ng coverage niya and ang ganda ng finish niya sa skin. Kasi nga, I have very oily skin so mas na-appreciate ko talaga yung mga matte finish. Hindi niya gaano natakpan yung mga blemishes ko. So, mga nasa light to medium lang yung coverage niya. Maglalagay ako ng konti. Tapos tingnan natin kung, oh my goodness. Nakaka-turn off yung ano niya, yung packaging niya kasi walang pump. Maglalagay ako ng konti, tingnan natin kung buildable yung foundation. Ayun, hindi naman siya nagki-cake guys. So ayan, this is how the foundation looks like with two layers on. Maganda pa rin yung foundation guys, hindi siya nag-cake at all. Again, hindi siya full coverage foundation guys and hindi naman kiniklaim ng foundation na full coverage siya. Yung kiniklaim lang talaga ng foundation is that it's a mattifying foundation. And kahit matte yung finish niya guys, hindi siya cakey. So maglalagay lang ako ng powder and the rest of my makeup and then I'll be back. So ayan guys, I'm done with my whole face. So far, I'm loving the foundation. The way it looks on my skin, okay na okay tingnan guys. Para siyang hindi foundation nga eh. Considering na dalawang layer yung nilagay ko, parang hindi ako naka-foundation. Parang naka-powder foundation lang ako. Walang liquid foundation underneath it. Kahit hindi full coverage yung foundation, maganda pa rin siya. And again, very very lightweight guys. Gustong gusto ko yung feeling niya sa skin. One thing na hindi ko lang nagustuhan sa foundation guys for now is yung applicator niya. Diretso lang talaga sa kamay. Walang pump. Medyo messy siya kasi pag napasobra ka, patay. So for now, yun lang muna yung masasabi ko guys. Maganda yung feeling na foundation. So far, I'm loving it. It's now 2:20 ng hapon. Babalikan ko kayo kung may mga pagbabago na sa foundation or kung nag-oil up na ako or kung kailangan ko na talagang mag-update. Hi guys! Second update tayo sa foundation. Pasensya na kung hindi ako nakapag-update kanina kasi iniwan ko yung camera ko. Kaka-uwi lang namin and it's already 8:45. Magna 9 PM na so mga nasa 6 hours na yung foundation. Actually, kanina guys, 5 or 6 PM, nag-blot na talaga ako kasi sobrang oily ko na. Hindi ko na napakita pero sobrang oily ko na kanina. Pero after ko mag-blot, naging okay na siya. Sobrang ganda na niyang tingnan ulit. I think, blotting galore ako sa foundation na to. Tingnan nyo ngayon, oily na naman ako. And yung, ay, naku talaga tong Too Faced. Yung Too Faced, better than Love Mascara, better than Sex Mascara. Nagsasmudge talaga siya sa akin every single time. So for now, after 6 hours, oily na naman ako. Kailangan ko na namang mag-blot. Ewan ko anong ginawa kong mali. Ang ginamit kong setting powder is yung e.l.f. Translucent Powder and okay naman yun sa akin so far. Sa ibang foundation. Ewan ko anong nangyari. Ewan ko saan ako nagkamali. Bakit ako madaling nag-oil up. So guys, I'm back for my final update sa foundation. It is now 10:09 PM. So it has been 8 hours na since I last applied the foundation. And this is how the foundation looks like. In person guys, parang akong buong. Hindi ko ibabase again sa viewfinder kasi nga medyo sinungaling tong camera eh. Pero in person guys, oily na ako ulit. Sobrang oily ko na. Hindi ko
talaga alam bakit hindi ito nag-work sa oily skin ko. Kasi most of the reviews na nakita ko or napanood ko, okay naman sa kanila. Ganun na ba talaga ako kamantika? Pero wala namang nag-iba sa ginawa kong skincare routine before akong nag-apply ng makeup kanina. Yun din yung ginagawa ko kahit ibang foundations yung ginagamit ko. So, ewan ko. Anyari. Ang pangit na tingnan ng foundation, guys. Kasi para na siyang nalulusaw na ewan. For my first impressions, guys, medyo hindi ko nagustuhan yung foundation, lalo na yung oil control niya. Kasi blot ako ng blot. Again, hindi ko kasi gustong i-judge yung foundation base sa hype or base sa kasikatan nito. Gusto ko siya yung base on my own skin type na very, very oily skin. So, yun. Yun yung resulta, guys. Ewan ko kung klaro. Tingnan natin kung walang lights, ha. Hindi ko alam kung klaro nyo pa rin, pero sobrang oily ko na. Ayun. Ayan, oh, nagsinaw na hintaw si Changi. Kitang-kita niyo na yung mga pimple marks ko. Pero again, guys, first impressions pa lang to. Pwede ko pa siyang itry ulit ng ibang powder, ibang primer yung gagamitin ko. Magmo-moisturize ako. Magsisetting spray na ako kasi meron akong herbalist. I-update ko kayo sa vlogs kasi first impressions, hindi ko talaga siya nagustuhan. So, ayun, yun na yung thoughts ko sa kanya, guys. Again, I do have very, 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 very oily skin. Kaya take that into consideration. Thank you guys so much for watching. Para sa mga bago dyan, don't forget to click the subscribe button para ma-update kayo kung may bago akong uploads. And para sa mga baby girls ko dyan na naka-subscribe na, don't forget to click the notification bell para hindi kayo ma-unsubscribe sa channel ko. So, thank you guys so much for watching. I'll see you soon and mahito lang.